Galing nga ba talaga sa Diyos ang gift ni Rudy Baldwin? Mga ka-faith, una sa lahat gusto kong pasalamatan lahat ng mga sumuporta at bumili ng ating mga merchandise item. I am proud Catholic, Katoliko ako. Hi, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. Alam nyo, almost 1 year na ang nakalipas simula ng pumutok ang Taal Volcano. At marami sa atin ang talagang nagulat dito. Especially nung mga tao mismo nakasaksi nung pangyari na yon. Mismo doon sa Tagaytay habang kumakain sila, habang namamasyal sila. At talaga nagkosto ng panic and chaos, 'di ba, sa mga kababayan natin sa Batangas at Taal and even Cavite. Ako talagang nasaksihan ko 'yon dahil taga Imus, Cavite ako at yung kapal nung mga ash, amoy na amoy mo yung sulfur sa lugar at yung kakapal ng putik. At ito yung isa sa dahilan bakit nakilala at sumikat talaga si Rudy Baldwin dahil napredict niya yung pagputok ng Taal Volcano. Omae wa mou shinde iru. That's why maraming mga Pilipino ang nagpa-follow sa kanya at hinihintay palagi yung kanyang mga prediction at maraming tao ang nagde-depend na sa mga sasabihin niya. Marami ding tao ang naniniwala na ang kapangyarihan niya, ang gift niya ay galing sa Diyos. Stop it. Get some help. Siguro napanood mo na rin yung recent vlog na ginawa ko. Actually, yung explanation to ni Father Darwin Gitgano, isang exorcist priest. Okay, dito sinagot niya kung saan ba talaga galing ang gift ni Rudy Baldwin. Maganda yung explanation doon ni Father Darwin. Pero, nung nagbabasa ako sa comment, maraming mga tao, okay, na hindi sila convinced sa paliwanag ni Father Darwin. Na parang mas magaling pa sila sa kay Father Darwin na nag-aral ng ilang taon bilang isang pare at isang exorcist priest pa. Kumbaga, talagang expert siya pagdating sa spiritual warfare. Expert siya pagdating sa ganyang mga supernatural, sa mga case ni Rudy Baldwin. Yung discernment nila at yung pag-aaral nila regarding sa mga gitong gift, kung galing nga ba talaga to sa Diyos o galing sa evil spirit. At marami akong nabasang mga comment sa vlog na yon, okay, sa mismong vlog na yon, na si kinukumpara nila si Rudy Baldwin sa mga propeta sa Bible. Okay, parang messenger of God. No, God, please no. No! No! Alam nyo, not to offend those people, pero it's not proper para ikumpara mo si Rudy Baldwin sa mga propeta ng Diyos. Okay, you will know their fruits by their roots. Paano mo masasabi na itong taong to, yung gift niya ay galing sa Diyos? Yung fruits niya eh. Kasi malalaman mo yun, pagiging buhay banal ng isang tao. No offense to Rudy Baldwin. Sobrang magkaiba sila Isaiah, sila Jeremiah kay Rudy Baldwin. At mismong si Rudy Baldwin, ina-admit niya sa sarili niya na isa siyang psychic. Meron ka ba nabasa sa Bible na inadmit ni Jeremiah, ni Prophet Isaiah, or John the Baptist na isa silang mga psychic kaya nakikita nila ang meron silang gift of prophecy? Magkaiba kasi ang gift of prophecy sa psychic ability. Okay?
Kaya nga merong dalawang source of power. Ano tong dalawang source of power na to? Yung supernatural source at yung preternatural source. Ang supernatural source ay galing sa divine power, galing sa Diyos, at ang preternatural source ay galing sa evil spirit. Mababasa mo yun dito sa libro ni Father Nonetsi Legazpi about liberation and exorcism. Chief exorcist siya sa Diocese of Novaliches. Kasi ganito yan guys, ang psychic ability ay matuturing to na under divination. Ang divination ay hindi kinikilala ng simbahan na galing to sa Diyos. Ang divination ay galing sa preternatural source. So ano ba ang divination? According dito sa libro ni Father Nonetsi Legazpi, obviously, yung psychic ability ni Rudy Baldwin ay divination yon. Okay? Sabi dito sa Leviticus chapter 20 verse 6, kung may lalapit sa mga espiritista at mga manghula at magbibili ng sarili kasama nila, haharapin ko siya at aalisin sa kanyang bayan. Okay? Kung ikaw ay maniniwala sa divination, ay nilalabag mo yung first commandment ni God sa Ten Commandments and you are committing a grave sin. Ang divination, tulad din ng fortune telling, ay panghuhula, ngunit magkaiba sila sa gayetong diwa. Ang divination ay ang terminong gamit sa mga hula na nakapaloob sa isang reliyosong ritual na tumatawag sa mga Diyos-Diyosan o mga espirito. Siguro, marami sa inyo ang nagsasabi, eh Adrian, di ba, palaging hinihikaya tayo ni Rudy Baldwin na magdasal, na tumawag sa Diyos. Siya mismo na sinasabi niya na galing sa Diyos ang gift niya. Paulit-ulit ko to sinasabi, meron bang aamin na ang gift niya ay galing sa preternatural source? Or mismo siya ay hindi aware na galing nga to sa preternatural source? Maaring ganon. Sabi sa James chapter 1 verse 16 to 18, sabi dito, don't be deceived, my dear brothers and sisters. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruit of all He created. Don't be deceived. Don't be deceived. Kasi ganyan magtago ang devil. Minsan nagtatago siya sa maganda. Sa magandang balot na iniisip mo ay makakabuti to sa iyo. Pero sa totoo lang, hindi pala to makakabuti sa iyo. Bakit? Katulad ng mga follower ni Rudy Baldwin. 'Di ba? Sabihin na natin, yes, ini-encourage siya magdasal. Magdasal ang mga tao dahil sa mga prediction niya. Pero sa totoo lang, halos yung iba dyan ay umaasa na lang sa sasabihin ni Rudy Baldwin. Meron pa nga, umaasa na lang sa pagyaman nila. Tinatanong nila kung anong jackpot sa loto ang tatama, yung bibigay na number ni Rudy Baldwin. Sa tingin nyo ba ay galing yan sa Diyos? Na tuturuan tayo ni Lord na maging tamad, na umasa na lang, na tumama ka sa loto? Hindi ganon. Marami mga tao na umaasa na lang sa sasabihin niya at nawawala na yung faith at dependency nila sa Diyos. Imbis na magbasa sila ng Bible, imbis na magdasal sila. Kasi ano pa ba ang kailangan mong malaman? Kailangan mo ba talaga na malaman ang mangyayari sa future para maging sigurista ka? Ganun ba talaga ang pamumuhay na gusto sa atin ng Diyos? Sabi nga, di ba, we walk by faith, not by sight. Namumuhay tayo sa mundong to as a pilgrim, okay? Na ikaw ay namumuhay with full and total surrender to God. Na alam mo na may mga darating na problema, alam mo na may darating na mga sakuna, na alam mo na may crisis talaga at hindi natin maiwasan yon. Sabi nga, di ba? Though I walk in the valley in the shadow of death, I will fear no evil. Alam mo kasi, hindi mo na kailangan
na alamin pa ang mga prediksyon at mga mangyayari sa future na sasabihin ni Rudy Baldwin kung meron kang total faith, surrender, and dependency on God, na alam mo na yes, darating yan, pero naniniwala ka, you are covered by the blood of Jesus. You are guided by the Holy Spirit, that Jesus is with you, that the sovereignty of God will reign sa mundong to, na there will be chaos, there will be crisis, there will be problem, that all things will work for good to those who love God. Kung alam mo na napakabuti ng Diyos, alam mo hindi ka pababayaan ng Diyos, bakit mo pa kailangan umasa at laging alamin ang magiging prediksyon ni Rudy Baldwin every year? Or alamin mo ang mga patamang numero sa loto? It will contradict your faith and dependency on God. Alam mo, hindi mo na kailangan malaman yung mga prediksyon niya, kasi ayan yung Bible, nandyan yung magandang promise ni Lord para sa atin. And I hope itong vlog na to ay talagang pumasok sa utak at puso nyo. Yung gusto kong iparating na message sa inyo ngayon, alam nyo, merong isang Carmelite nun na kinuwento din dito ni Father Nonet. Okay? Isa tong Carmelite nun, ha? Pangalan niya si Sister Magdalena de la Cruz. Nung panahon niya, ang tawag sa kanya, Living Saint. Kasi nakakapagpagaling siya at ang daming mga miracle niyang nagawa. At nakakapag-predict din siya ng future, nababasa niya yung mangyayari. Kaya ang dami mga taon sumasangguni sa kanya, talagang pinupuntahan siya. Kasi nga, kala nila isa siyang living saint. After 40 years, alam nyo ba na natuklasan nila na itong si Sister Magdalena de la Cruz ay possessed by 7 demons. Imagine that, na siya mismo umamin na nakipagkasundo siya sa demonyo para i-deceive ang maraming tao at iligaw. Biruin nyo, Carmelite nun na to, ah. Marami talaga ang maniniwala sa kanya. Pero nalaman nila, possessed pala to ng 7 demons. And then, nung nalaman to, ay yung exorcist priest ay nag-perform na exorcism and deliverance sa kanya. At yun, nawala yung gift niya na yun, na makapag-predict ng future, makapagpagaling. Kasi nga, hindi supernatural source yung gift niya. Galing to sa preternatural. At ako naniniwala na ina-admit din naman ni Rudy Baldwin na meron siyang psychic ability. Na pag nag-perform ng exorcism at deliverance sa kanya, ang isang exorcist priest, ay mawawala yung gift niya to predict the future. Ako 100% naniniwala doon. Kaya nga sabi, don't be deceived. Don't be deceived. Mag-ingat tayo sa mga pinaniniwalaan natin. Mag-ingat tayo at maging isang matalinong Katoliko tayo. Huwag tayong maliko. Hindi porket nalalaman niya yung pagputok ng Taal Volcano, hindi porket na nalalaman niya yung mga numero kung anong tatama sa loto, dapat ka nang mag-depend doon at palagi mo siyang sundan, at parang doon ka na lang naka-focus. Masyadong toxic at kung puro negative na lang ang naririnig mo sa kanya. Siguro siya sabi ng iba, at least, di ba, pinag-iingat niya tayo at maging sigurista. Kaya nga sabi ko kanina, nasaan ang total faith at dependency mo sa Diyos? Kung kailangan mo pang malaman kung ano yung mga sasabihin niya, magde-depend ka na lang doon, or dapat ka magtiwala sa Diyos? At basahin mo yung Bible, kasi nandun yung promise ni Lord na kahit may dumarating mga sakuna at problema, at the end of the day, Jesus will reign, the love of God will reign, at God is still sovereign at siya pa rin ang may control sa mundong to. Amen? So I hope na marami sa inyo ang maliwanagan dito sa vlog na to. Imbis na mag-depend ka sa mga faith healer na yan, mga kaya mag-predict ng future, di ba? Magtiwala ka sa Diyos na siya ang source ng lahat. Yes, gumagamit si Lord ng mga prophets, messenger of God, pero mag-ingat ka, mag-ingat tayo, be discerning sa mga pakikinggan natin. Kung supernatural source ba ang power nila or preternatural source. Itong mga sinasabi ko ay hindi imbento to.
Pwede kayong mag-research kung ano bang supernatural source at preternatural source. Okay? Para kayo mismo i-confirm nyo sa sarili nyo na totoo nga at tama itong sinasabi ko. Dito nga, pinaliwanag din yun ni Father Nonette C. Legazpi sa kanyang libro. Okay, pwede nyo din tignan to sa St. Paul kung gusto nyo matuto about liberation and exorcism. Kaya bilang isang Katoliko ay talagang we should be deep in our faith. Kailangan talaga natin matuto at mag-aral at maging isang matalinong Katoliko talaga tayo. We should always be discerning sa lahat ng mga pinaniniwalaan natin. So I hope na marami ka napulot at natutunan dito sa vlog na ginawa ko. And make sure na i-share mo to sa mga kaibigan mo, sa mga kapamilya mo, sa mga kakilala mo. Okay? Na alam mo na sobrang makakatulong itong vlog na to. And after this vlog, make sure na i-check mo din yung iba ko pang vlog dyan sa may video section. And if you want to support my channel and be part of my supporters group, kung sa Facebook mo to pinapanood, meron kang makikitang support now button sa baba ng video na to. At kung sa YouTube mo to pinapanood, meron kang makikitang join button sa baba ng video na to. Okay? So, thank you so much. God bless you more abundantly. Mga ka-faith, maraming salamat sa inyong suporta sa ating Katoliko Ako merchandise dahil number one pa rin tayo sa Shirtly Marketplace. Dito sa may trending section, makikita nyo, number one pa rin ang ating Katoliko Ako merchandise. And hindi lang yon, pati yung ating bagong release na design na I Conquered 2020 with Jesus ay kasama sa ating trending section. Thank you so much, mga ka-faith, for your support. Paano ka nga ba makakabili ng ating mga merchandise sa Adrian Milag TV merch store? Ganito lang gagawin mo. Sa ating merchandise store, i-click mo lang yung item na nagustuhan mo. Kunyari, itong I Conquered 2020 with Jesus. Meron tayong extra small, small, medium, large, XL, 2XL, and 3XL. Pwede mo add to cart yan kung gusto mo pang bumili ng other merch item katulad nito. Yan, add to cart mo lang. Kung ito lang ang gusto mong bilhin, click mo lang yung buy it now. Mapupunta ka dito sa ating order form. So, i-fill up mo lang itong mga necessary information. Huwag mong kakalimutan na ilagay ang iyong tamang contact number dahil merong magte-text at kukontakt sa'yo na magde-deliver ng ating mga merchandise item. Okay, so pag na-fill up mo na lahat yan, punta ka lang sa may continue shipping. So, mapupunta ka na sa ating mode of payment. And good news, nagdi-deliver tayo sa buong Pilipinas. Pero ang ating cash on delivery ay available lang sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, at Rizal. Outside these areas, pwede kayong magbayad through GCash, DragonPay, PayPal, and credit card. At nagdi-deliver din tayo international. Kung saan at paano ka pwedeng makabili ng ating mga merchandise item, ang link ay nasa baba sa may description ng video na to. At ilalagay ko din yung link dyan sa may comment section. I-click mo lang yon. Pwede ka rin mag-message sa akin sa aking Facebook page sa detalye kung saan ka pwedeng makabili sa ating mga merchandise item. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this has been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.